CPP-NPA Ilocos Cordillera nanawagan ng international probe sa pagpaslang sa tatlong kasapi sa Baguio. COVID-19 patients sa Northern Luzon sa buwan ng Marso umabot sa 63. Atake sa mga aktivista at mamamahayag sa Ilocos nagpapatuloy. DOH CAR nababahala sa pagtanggi ng APH sa mga COVID patients. Iba't ibang sektor nanawagan para sa mass testing at economic relief. Hiniling ng Communist Party of the Philippines at New People's Army sa Ilocos Cordillera sa international community na magsagawa ng independent probe sa pagpaslang ng militar at pulis sa tatlong kasapi nito sa Baguio City. Napatay na otoridad sa isinagawang raid ng pinagtipong puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police noong 13 ng Marso ng madaling araw sina Julius Giron, Dr. Maria Lourdes Tanco at RV Reyes. Ayon sa CPP, taliwas sa ulat ng militar, natutulog at walang kakayahang manlaban ang tatlo nilang kasamahan nang maganap ang raid. Batay sa inisyal na ulat sa isinagawang medico-legal, binaril ng malapitan ang tatlo. Sina Giron at Tanco ay kapwa nagtamo ng tama ng baril sa kanilang ulo. Si Giron na kasapi ng Executive Committee ng CPP ay may sakit na pancreatitis at si Tanco na nagbibigay dito ng atensyong medikal ay kapwa lagpas 60 taong gulang. Sa buwan ng Marso, umabot ng 63 ang kabuuang bilang ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa Northern Luzon. Bago pa man ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine noong March 16, nakapagtala na ng unang kaso sa Northern Luzon ang probinsya ng Abra. Bilang hakbang upang pigilan ang pagkalat ng virus, nagpatupad ng iba't ibang antas ng lockdown ang mga probinsya. Pinakaunang nagdeklara ng total lockdown ang Abra, sumunod ang Pangasinan at itong huli ay ang Ilocos Norte. Pinagbabawalan ng lokal na pamahalaan sa pagpasok ang mga residenteng nagmula sa labas ng probinsya. Samantala, ipinatupad naman ang total lockdown sa mga barangay na may positibong kaso sa Ilocos Sur, Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. Sa Baguio City, hinigpitan naman ang pagpapatupad ng ECQ sa mga barangay na napatunayang hindi sumusunod sa naitakdang tagubilin. Partikular na ipinasailalim ni Mayor Benji Magalong ang barangay Pingat matapos mabigo ang mga opisyal na tumugon sa kanyang naunang babala. Sa gitna ng krisis pangkalusugan hatid ng COVID-19, patuloy ang pananakot at panggigipit sa mga mamamahayag at lider magsasaka sa Ilocos. Walang humpay ang paninira at pilit na pag-uugnay sa New People's Army ng 81st Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines kay Paula Espiritu na Ilocos correspondent ng Northern Dispatch. Samantala, hindi rin tinatantana ng militar ang panggigipit kay Antonino Pugyaw, tagapangulo ng Solidarity of Peasants Against Exploitation, at sa kanyang pamilya. Nitong buwan lamang ng Marso, makailang ulit na binisita ng mga militar ang kapatid at anak ni Pugyaw upang pilitang isiwalat ang kinaroroonan ng leader ng Stop Exploitation. Ang mga atake sa dalawa ay pinapangunahan ni Captain Rogelio D'Umbrique Jr. ng 2nd Civil Military Operations Company ng 7th Infantry Division. Ikinabahala naman ng Department of Health Cordillera ang pagharap ng Abra Provincial Hospital sa kasalukuyang COVID-19 crisis. Sa partikular, tinukoy ni DOH CAR Director Dr. Amelita Pangilinan ang pagtanggi umano ng ospital na tanggapin ang mga pasyenteng positibo sa nasabing sakit at ang may mga malalalang sintomas. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng tagapamahala ng ospital na si Dr. Maria Cristina Valera Cabrera noong Pebrero na handa sila sakaling magkaroon ng kaso ng COVID sa probinsya. Ayon sa ospital ng DOH sa probinsya, pangunahing dahilan dito ang kakulangan ng kagamitan ng ospital at mga health workers. Marami umanong mga health workers ang tumatanggi ng pumasok dahil sa nadarama nilang diskriminasyon dahil sa pangambang likha ng COVID-19. Ayon kay Pangilinan, nag-usap na sila ni Abra Governor Jocelyn Bernos kaugnay sa nasabing suliranin. Nangako umano ang gobernador na hahanap sila ng lugar para sa mga pasyente at tutugunan ang kakulangan sa mga health workers. Sapat at naaayong economic relief, pagkain at mass testing ang ilan sa mga panawagan ng mamamayan sa Hilagang Luzon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga magsasaka at mga mangangalakal ng gulay sa rehiyon sa pangambang malulugi sila dahil sa mga malabong patakarang ipinatupad hinggil sa pagbiyahe ng mga gulay at iba pang produkto.
Nanawagan naman ng Kayabang ang balangay ng Cordillera People's Alliance sa Benguet na mga konkretong hakbang para maibsan ang epekto ng enhanced community quarantine sa mga vegetable farmers sa lalawigan. Samantala, idinaan naman ng mga Tagalambak Cagayan ang kanilang mga hinaing para sa libreng mass testing at ayuda para sa mga magsasakat may hirap sa pamamagitan ng paglilitrato ng kanilang panawagan at pagpost ito sa social media. Nanawagan naman ang Medical Chief ng Baguio General Hospital na si Dr. Ricardo Runyes ng mga dagdag personal protective equipment para masigurado ang kaligtasan ng mga health worker at pasyente sa naturang ospital habang hinaharap ang COVID-19. Ang BGH ang sub-national center para sa naturang sakit sa buong Hilagang Luzon.